Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Bible Verses Everyone Should Know. Sa tatalakayan po natin ay magmumula po sa Galatians chapter 6 verse 1. Maraming salamat po sa sponsor natin, no, si Ma'am Violeta. At hello po sa inyo sa lahat ng mga sumusubaybay sa atin from Batangas, no. Hello po sa inyo. Especially sa bandang Anilaw. Ayan, hello po sa inyo. So, ito pong talakayan natin patungkol po sa Galatians 6:1 ay parte po ng ating series ng Fruit of the Holy Spirit. So, natapos na po natin love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness. Ngayon po, tatalakayan natin ay gentleness. Ano po ba ibig sabihin ng gentleness? So, yung teaching po natin ngayong umaga, again, matatagpuan po sa Galatians chapter 6 verse 1 at ito po ang sinasabi. Brothers and sisters, even if a person is caught in any wrongdoing, you who are spiritual are to restore such a person in a spirit of gentleness. Each one looking to yourself so that you are not tempted as well. Sa Tagalog po, mga kapatid, kung may isa sa inyo na mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa kanya. Subalit gawin ninyo iyon ng mahinahon o merong kahinahunan. At mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. So, yung teaching po natin ngayong umaga, number one po, gentleness is a character of Christ. Alam niyo po bakit po sinasabi sa Biblia na dapat tayo maging gentle? Kasi yan po ay character ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi po rito sa Matthew chapter 11 verse 29, sabi ng Panginoong Hesukristo, "Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls." Alam niyo po ang ating Panginoong Hesukristo pag tayo nagkasala, no? Kasi po, yung sinasabi rito ng Panginoong Hesukristo, "Take my yoke upon you," ibig sabihin, kapamatok natin ang ating Panginoong Hesukristo. Alam niyo po yung pamatok, yung nilalagay dito sa leeg ng mga kalabaw, baka. So, sa panahon nila, dalawang baka yun. Tapos dalawang pamatok yun. So sabi ng Panginoong Hesukristo, akin yung isa, sa iyong kabila. Dalawa tayong lalakad. Pag nahulog ka sa kasalanan, pag nagkasala ka, don't worry. I am gentle and humble in heart. You will find rest for your souls. Hindi kita ko-condemn. Hindi kita, alam niyo yung mga nagkakasala ng mga kapatid natin, minsan kinokondena natin at to the point na nahulog na nga sa pagkakasala, eh sinusugatan pa natin. Imbis na ma-restore natin pabalik sa Diyos. Minsan, kaya marami nawawala eh. Totally, nawawala sa church. Nahulog na sa pagkakasala, kinundin na pa ng buong ng mga kapatiran, lalo nang nawala. No? So, sa Panginoong Hesukristo, hindi ganun eh. Yung mga tao, tinitingnan niya, sabi niya, "Take my yoke upon you." Yung pamatok, akin yung isa, yung sa'yo, sa iyong kabila. Sa'in kayo sumama. "For I am gentle and humble in heart." Sa'in kayo matuto. "Learn from me, for I am gentle and humble in heart." Kaya ang Panginoong Hesukristo, maganda po sa atin, no? Kasi nakikipamatok tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Si Jesus Christ yung ano natin, kumbaga yung nakakatandang baka, tayo yung nakakabatang baka. Pag nagkakamali tayo, kinokorek tayo ni Jesus, pero hindi niya sasabihin, punta ka ng impyerno, wala ka ng kaligtasan. Hindi ganun eh. Ibabalik at ibabalikan ng Panginoong Hesukristo sa tamang relasyon sa Kanya. At sabi ng Panginoong Hesukristo, "Because of this, you will find rest for your souls." Magkakaroon ka ng tunay na kapahingahan. Yung kapahingahan na yun, matatagpuan mo sa Panginoong Hesukristo lamang. Kaya po, yung mga apostol, pag may kinokorek sila, laging ginagamit yung humility and gentleness of Jesus. No, hindi niya i-condemn eh. Na, hindi i-condemn ng mga apostol na, kayo mga, di ba, sobrang makasalanan nyo, wala na kayo kapag-asa. Walang ganon ng mga apostol. Now, kaya po inuutusan tayo ng Biblia na maging gentle. Kasi po yan po ay character ng Panginoong Hesukristo. Hindi po tayo tinuturuan ng Biblia na mangondena to the point na ano, sinasaktan mo yung tao, halos mapalayo na sa Panginoon. Laging ang purpose ng yung pagtutuwid natin sa kapwa, ang purpose lagi nun, maibalik sa Panginoon. Kaya
we have to do it with gentleness. So sabi po rito sa English, no, kung sino man ang merong nagkasala, kung sino man ang nagkasala, wrongdoing, iko-correct ng taong spiritual, taong pinapatnubayan ng espiritu, in gentleness, in the spirit of gentleness. Ibig sabihin, talagang mahinahon, hindi mo kinokondem yung tao, sinasabi mo sa kanya kung yung pagkakamali niya in such a way na mafe-feel niya, no, na nagkamali siya, pero hindi niya mafe-feel na kinokondem mo siya. No? Number two, correcting someone must be done in gentleness. So, ito po yung Galatians chapter 6, verse 1. Kung, mga kapatid, kung may isa sa inyo mahulog sa pagkakasala, huwag mong sigaw-sigawan, huwag mong bulyo-bulyo. Kahit sa loob ng pamilya, no? Pag nagkasala yung anak mo, huwag mong sigawan, bulyawan, pagalitan ng matindi na, you know, yung ano lang, sakto lang, na malalaman niya yung pagkakamali niya. We don't need to punish them in that way, no? Na sinasaktan natin yung kalooban ng mga anak natin or kapatid natin o magulang natin. So, pag merong nahulog sa pagkakasala, kayong mga pinapatnubayan, kayong mga pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa kanya. Dahil ikaw, mas mature ka sa pananampalataya, ikaw yung mag-correct sa kanya. But you have to make sure na ikaw ay spiritual. Pinapatnubayan ka ng Santong Espiritu. Bakit? Kasi ang Santong Espiritong nananahan sa iyo ang magbibigay sa iyo ng wisdom at the same time magbibigay sa iyo ng gentleness. Again, yung fruit of the Holy Spirit, isa doon ay gentleness, pagiging mahinahon. Kaya dapat pinapatnubayan ka ng Espiritu Santo at yung bunga ng Espiritu Santo na gentleness, nakikita sa iyo. No? So, subalit gawin ninyo yon ng mahinahon, hindi nang bubulyaw, hindi harsh, hindi malupit, kundi mahinahon. At mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. So, that's number two. No? Correcting someone must be done in gentleness. Pangatlo po, harshness is hypocrisy. Opposite kasi ng pagiging gentle, yung harsh eh. Yung masyado kang malupit na tao. Yung pag nagkamali, ikala mo kung sino kang hindi nagkakasala, no? Minsan kasi, merong tinatawag na ano eh, hypocrisy na piling mo mas matuwid ka sa ibang tao. Kaya pag nagalit ka sa ibang tao, talagang matindi. Paano mo nagawa yan? Meron nga akong alam eh, isang leader, sabi dun sa kanyang dinidisciple, ano naman kademonyohan niyang ginawa mo? Di ba? Ganun magsalita. Sabi ko, antindi na ito ah, walang ka gentleness ah. Pag naging harsh kasi tayo, isipin mo, tayo rin naman nagkakasala eh. Pag kinorek ba tayo ng iba, gusto natin harsh din? Siyempre gusto natin with gentleness. Pag kinorek natin yung ibang tao, tinama natin, tinuwid natin yung ibang tao with gentleness, yung sinasabi mo, bro, alam ko yung pagkakasala mo, pornography, pareho tayo, nangyayari din sa akin yan. At least sa ganong gentleness, hindi ka nagiging ipokrito, di ba? Yung kasalanan niya, alam mo na nagiging kasalanan mo rin. Kaya ano eh, yung harshness, hindi tayo harsh dapat, hindi tayo malupit. Pag nag-correct tayo ng isang tao, malumanay, maayos, disente, at encouraging. Hindi panda-down, hindi nada-down yung tao, kundi tinutulungan mo talagang ma-restore, pabalik sa Panginoon. So, tanda natin, harshness is hypocrisy. Pag masyado kang harsh, masyado kang malupit, parang lumalabas eh, hindi mo nagagawa yung nagagawa ng tao. So, pare-pareho lang tayo sa harapan ng Diyos, pare-pareho lang tayong makasalanan, pare-pareho lang tayong dapat magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Kaya pag kinorek natin yung kapwa natin, dapat with gentleness. Kung si Kristo nga hindi nagkakasala, gentle sa kapwa eh. Tayo pa kaya na makasalanan, masyado tayong malupit sa kapwa natin na nagkasala. Hindi po pwede yung ganon. Now, tinan nyo po, yung application po natin, no? Yung number one, let's be gentle like Jesus. Tinan nyo po, bigyan ka ng example. Si Jesus Christ, trinaydor siya, tatlong beses pinagkanulo ni Pedro.
Sipin niyo mabuti ha. Si Jesus, isa sa pangunahin niyang disciple, inner circle na, no? Si Peter, James, and John. Si Peter mismo, na sabi niya, mamamatay ako para sa iyo, ipagtatanggol kita kahit anong mangyari. No, pero siya yung nagkalulu kay Jesus 3 times. Sinabi niya, hindi ko kilala yung tao na yan. Pinagbintangan ulit siya, oy ikaw, kilala mo yan, di ba? Disipulo ka yan, di ba? Di ba kasama mo yan si Jesus? Habang si Jesus ay nililitis at siguro binubugbog ng panahon na yan, sinasabi ni Pedro, di ko kilala yung tao na yan. 3 beses. Sipin niyo po yung kasalanan ni Pedro. Pero after mapako ng Panginoong Hesukristo doon sa krus, after niyang mamatay at after niyang muling nabuhay, nagpakita siya kay Pedro. Alam niyo po ano sabi niya kay Pedro? Hindi niya naman sinabing, Pedro, ano ka? Kung ano na lumabas sa bibig ni Jesus na, talaga ikaw, gigil si Jesus, di ba? Hindi ganun eh. Napaka-gentle ng ating Panginoong Hesukristo. Alam niyo po anong ginawa niya? Habang sila Pedro at yung mga disipulo na nagsitakbuhan nung dinakip ang Panginoong Hesukristo, si Jesus po eh, pinagluluto sila sa tabing dagat. No, pinagluluto sila ng isda. Isipin niyo pong mabuti yung gentleness ng Panginoon. No? Pagdating ni Pedro, sabi niya, Peter, do you love me? No, napaka-gentle, no? Ganun din sa atin eh. Ganun din sa atin si Jesus. Kaya dapat super thankful tayo sa ating Panginoon. No? Peter, do you love me? Sabi ni Pedro, yes, you know, Lord, I love you. 3 beses din sinabi ni Jesus, Peter, do you love me? Feed my sheep. Peter, do you love me? Feed my sheep. Peter, do you love me? Feed my sheep. So, ganun ni-restore ng Panginoong Hesukristo si Peter. Ganun niya kinorek si Peter at naibalik sa tamang relasyon ulit sa Diyos, sa Panginoong Hesukristo. So, let's be gentle like Jesus. Pag merong anak mo, gumawa ng kasalanan, ayayin mo ng ano, sa favorite restaurant niya. Anak, kain tayo, punta tayo sa restaurant, no? Punta tayo sa biking, kung gusto mo all you can eat. Tapos doon mo kausapin, di ba? Yun yung gentleness. Hindi yung, pag nagsabi sa'yo ng mali niya, binulyaw-bulyawan mo na agad, sasamayin loob noon, tapos malalayo pa sa'yo. So maganda, let's be gentle like Jesus, no? Ayahin mo sa favorite restaurant niya, lumabas kayo, punta kayo sa park, punta kayo somewhere na may enjoy niya, tapos kausapin mo, anak, alam mo ba mali yung ginawa mo na yan, diba? So number 2, correct people gently, no? Pag magtutuwid tayo ng ibang tao with gentleness, with the gentleness of Jesus. And number 3, do not be a hypocrite. Huwag tayo maging hypocrite na parang we're above and we're correcting someone below. Para tayong mga Diyos sa Olympus. Tinitingnan natin yung mga tao sa baba. Hoy kayo, mga mali kayo, no? Ikaw, kasalanan yung ginawa mo. Hindi ganon. Equal footing tayo sa kapwa natin. Alam natin sa sarili natin na tayo rin mismo nagkakasala. Kaya nga sabi rito sa Galatians, no? Subalit gawin nyo iyon ng mahinahon, at mag-ingat kayo, baka kayo naman na matukso. So, pati tayo pwedeng matukso eh. Kaya pinag-iingat tayo, pati tayo pwede nating maging kasalanan yung kasalanan ng iba. Kaya pag nagtutuwid tayo, mayroong kahinahunan. Mayroong gentleness. Kasi po tayo rin natutukso din. Sabi mo, mag-ingat kayo, baka kayo rin matukso. Mahulog sa parehong pagkakasala. Tapos napaka-harsh nyo. Napaka-hipokrito, di ba? Na parang yung tao lang na, ibang tao lang nagkakasala, pero tayo hindi. So, sabi rito, mag-ingat kayo, baka kayo naman ang mahulog sa pagkakasala. So, let's not be a hypocrite, or let's not be hypocrites pag nagko-correct tayo ng ating kapwa, no? So, para sa ating discussion, how can we be gentle like Jesus? Paano nga ba tayo magiging gentle? Kung isa kang magulang, nagkasala yung anak mo, how will you approach that? Kung ikaw isang asawa, nagkasala yung kapwa mo asawa, yung ano mo, wife mo, husband mo, paano ka magiging gentle doon sa tao na yon? Na hindi na pagpasok sa pinto, nagkasala yung asawa mong lalaki, no? Pagpasok sa pinto na ganyan. Imbis na bulyaw-bulyawan mo na ganyan. Sabihan mo na lang ng pagkakamali, lumilipad na yung mga flying saucer mo, di ba?
Iba yung ginawa mo, pinagluto mo agad, di ba? Yung pala, kausapin mo siya. Oh, mahal, meron kang ginawang ganito, na-offend ako, di ba? Pero pinagluto mo. Pinagsilbihan mo muna. At pagkatapos niyang kumain ng napakasarap na dinner, tsaka kayo nag-usap with gentleness. No? Napakaganda ng mga ganon. So, how can we be gentle like Jesus? Paano mo gagawin yun? Para po sa ating panalangin, Lord, sorry because I always sin against you. Thank you because you gently and graciously restore me back to you. In the same way, help me to gently correct others. Pag-pray po natin yan mamaya. Para po sa comment section, what have you learned from our devotion today? Kung may natutunan po kayo sa devotion natin ngayon, let us know in the comment section below. And please share this devotion to your family and friends. Yun lamang po, palayan kayo ng Panginoon. See you po tomorrow dito sa ating 5 a.m. daily devotion.